Hello, beautiful people. Welcome back at Everything Nice at Mitch, Succulent Love, and Nocturne Bikini Man. Mag-subscribe na kayo sa akin. Ayan. So, I hope na magustuhan nyo ang ating vlog. So, itong ating vlog is about CRH or carbonized rice hull. So, why not use CRH instead of fresh na ipa? So, why? So, ang fresh na ipa ay nagdudulot ng punjay. So, minsan magtataka kayo, ba't kayo pinupunjay itong aking halaman? Eh, nakaipa lang naman ito. Hindi naman na sobrang sa tubig. O, bakit? So, yun po, iyon. So, pwedeng magdulot ito, yung fresh na ipa ng punjay. So, ano ba yung CRH na yan? So, it's carbonized rice hull or yung sinunog na ipa. So, kung meron kayong mga fresh na ipa, mas maganda, sunugin nyo na yan. Kasi it serves as fertilizer and conditioner, and of course, meron niyang magnesium, potassium, calcium, and phosphorus. So, ang bongga pala ng CRH, di ba? So, pwedeng-pwede siya sa ating mga succulent. So, kung umorder kayo, nakatulid ko through online ng mga prepared na succulent soil, so, mapapansin nyo na merong CRH, usually, yung mga soil for succulent. So, ayan. So, itatanim ko lang yung mga natira ko pang mga succulent na hindi ko pa na-repot sa in-order ko before. Ayan. So, itanim na natin. So, ito, naglagay lang ako ng lupa na yung normal lang. So, hindi ko siya minix ng kung anik-anik. So, ayan. Kasi hindi naman siya maabot ng ugat ng ating mga succulent. Kasi maliliit lang naman yung ugat ng ating mga succulent. Unless, pag matagal na sila dyan, ayan na, maabot na nila yan. So, yung iba, ang nakikita ko nilalagay nila yung styrofoam. Yung basta yun, kung yun nga yun, basta naglalagay sila para hindi niya maaksaya sa succulent soil mix. So, ayan. And then, ang ilalagay ko dito ng fertilizer ay vermicast, kasi yun na lang natitira ko dito. So, yun na lang yung available ko. So, ano ba yung vermicast? So, vermicast, fertilizer na galing sa worm. So, ayun. So, hindi siya ganun kalakas kagaya ng ibang mga manure. So, pwedeng-pwede siya sa ating mga succulent, diba? Para hindi ma-harm ang ating succulent kasi maliliit lang itong ating mga succulent, diba? Ayan. So, ayan na nga yun yung vermicast. So, medyo ano siya, moist. Kasi nainitan. So, i-mimix ko lang siya dyan. Okay lang yan. I-mimix naman natin dyan sa ating soil kasi very dry ang ating soil. Ayan, i-mix-mix lang natin. And by the way, bumunta pa kami ng mall para bumili ng pot para dito sa ating mga natirang succulent. Pero, nagkulang pa rin. Diyos ko, may dalawa pa akong hindi na itanim. So, carry lang yan. Isang cactus at saka zebra lang naman yung natira. So, carry lang sila na may air dry. Ayan. So, kahit na naka-air dry sila, magpuproduce pa rin sila ng roots. At mapapansin nyo yan kapag in-air dry nyo yung inyong mga succulent. Ayan. So, Ito na naman, mag-arrange-arrange na naman tayo. Pero, kung ilalagay ko kasi itong si Madiba, siya lang yung kasha dahil ang laki talaga. At ang bongga talaga ng papi ni seller. So, thank you talaga, seller. At favorite ko din, isa sa mga favorite ko ay si Madiba. Ayan. So, ito sila white one, si Opal Moon. Pero, in the end, makikita nyo kung sino yung ilalagay ko dyan. Ayan. Sige lang, nood lang kayo. Enjoy! Ayan. So, dito lang din ako na uwi. Kila white wine. Pinaghiwa-hiwalay ko na sila. Kasi, yung ugat niya is masyadong nakagitna. And, parang hindi siya maitatanim ng maganda kapag yung ugat niya is
ano, naka, medyo nakataas, tapos nakagitna siya dun sa tatlong white one. So, parang feeling ko, baka mamatay pag ganun. So, pinaghiwa-hiwalay ko na lang. And ayun, nag-add lang ako dito ng kanumasoy, pampa-roots, pampa-roots ng ating mga succulent, as well as pang drain din talaga ang mga kanuma soil as well as akadama soil. So, ayan. So, by the way nga pala, hindi ko pala nasabi sa isa kong vlog na itong nabilan ko ng succulent, si Jen's yata yung name niya. Ang linis ng mga succulent, as in, konti lang yung tatanggalin mo na mga patay na leaves ng succulent. So, isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya na, tawag dito, na ang linis ng succulent, hindi mo na kailangan magtanggal ng mga dry leaves at papatay na ng mga leaves. So, ayun, nakakatuwa kasi yung ibang seller, meron pa rin mga dry leaves. So, ang sipag magtanggal ng mga dry leaves ni seller kasi ang dami kong in-order sa kanya. Tatlong box, diba? So, ito yung ating second na gagawin kong arrangement. So, mas gusto ko talaga pagsama-sama sila. And kagaya yung sinabi ko sa isa kong vlog na kapag ganitong nag-arrange siya ng succulent is meron talagang succulent na maagawan ng nutrient. So, ayan. Lagyan na ulit natin ng fertilizer, vermicast ulit. So, yan na lang talaga ang available ko. So, dati umorder ako ng 4. So, isa na lang yung natira. Gumamit pa ako ng chicken manure sa iba. So, ayan. Thank you.
ito ay hindi na arrangement. So, ilalagay ko dito sa mga diba. And then next, si Opal Moon. Ayan. So, ganun pa rin. Vermicast wire na ang ating gagamitin. Kasi yun na lang talaga ang aking available. Paudol yung sinasabi, no? Anli eh. O, ayan. Ayan, we're done na mga beshi. Oh, ayan, mga kasaksi, done na tayo. So, eto na. Tingnan nyo kung okay ba or hindi. So, ayan, yan na lang kasi natira. Kaya, gawa na lang natin ng paraan. So, ayan, ang gaganda pa rin nila. So, ilagay muna natin sila sa shaded area. So, hindi nyo pwedeng paarawan yan agad-agad. At napaka-init ngayon. Masusunog yan. Tsatsaka yan. Ayan. So, ang ganda talaga nito ni Madiba. Oh, ang ganda. So, thank you talaga kay seller kasi ang laki ni Madiba. At ang ganda din. Ayan. So, kapag na-receive nyo ang inyong plant mail, ang gagawin nyo ay air-dry nyo muna ng 2 to 3 days. 1 day, pwede na. Basta na-observe nyo, bumuka na yung inyong mga succulent. At nakahinga na yung roots ng inyong succulent. So, nangyari na sa akin dati, tinanim ko agad pagka-receive ko. Ang nangyari naman ay naglaga. So, na-stress. Lala na ngayon ang init, di ba? At huwag nyo muna tutubigan pagka-repot nyo, ha? Hindi yan, ano, mabubulok agad yan. Lalo na yung mga pagpinugot-pugot pinagpuputol nyo, ayan. Galit ka? Hindi, nag-explain lang. So, thank you sa inyong panonood sa aking vlog for today. And thank you po sa lahat na nag-subscribe and sa mga hindi pa nagsusubscribe, bikinin, pwedeng-pwede pa. Ayan. So, ingat po tayong lahat. Ingatan po natin ang ating mga succulent. Napaka-init na po. At thank you for watching. And huwag niyo po palang kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating next video. So, paano na yan? So, see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love. Paalam!